magkaroon ng pagmamahal at habag, love and mercy sa bawat isa. Ibig sabihin, kapag may love at mercy, ay magtatagumpay, success ang samahan. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Kapag inasawa, pinakasalam mo, ang iyong asawa, sa unang pagsasama nyo, siguradong mahal na mahal mo. Siguradong mahal na mahal mo ang iyong asawa. Subalit masusugat ang pagmamahal na ito kapag tumatagal ang samahan. Kapag tumatagal ang samahan, mga pagsubok, nawawala ang ganda ng babae, maraming stretch mark sa kanyang katawan, nawawala ang kanyang ganda, o may mga pagsubok, may mga nalalamang kang kapintasan, o hindi maganda, o side, negative side sa iyong asawa, kapag walang habag, kapag walang awa, maaaring maisip mo, hiwalayan ko itong babaeng ito, ang mag-asawa ulit. Maghanap ulit ng iba. Kung walang awa, habag sa ating mga babae, alam nyo, sa totoo lang, isadyang nagtagumpay, matagumpay ang mag-asawang may pagmamahal at habag, awa sa isa't isa. Hindi nagkakahiwala ito. Love and mercy. Kapag may pagmamahal, hindi lang pagmamahal, awa at habag, lalo na sa mga babae. Vice versa to. Subalit, lalo na sa mga kababaihan. Kapag may pagmamahal at awa, habag tayo mga lalaki sa ating mga babae, success. Matagumpay ang samahan, ang pamilya, wallahi na. Una, basahin natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kabilang sa kanyang mga ayat, ay ginawa niya sa inyo ang mga babae bilang asawa upang ano, makamtan nyo ang kapayapaan, peace of mind, kapanatagan. Kapag maganda ang samahan ninyo ng iyong mag-asawa, nakakamtan mo ang peace of mind, kapanatagan, katiwasayan, kapayapaan sa isa't isa. Lalo na tayo mga lalaki. Pagkaraan, pinaalala sa atin ni Allah, isa sa dapat umilaw sa mag-asawa, waja'ala bainakumul mawaddataw, waja'ala bainakum mawaddataw wa rahma. Ginawa niya, nilagay niya, o dapat magkaroon ng pagmamahal at habag, love and mercy sa bawat isa. Ibig sabihin, kapag may love at mercy, ay magtatagumpay, success ang samahan. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Kapag inasawa, pinakasalam mo, ang iyong asawa, sa unang pagsasama nyo, siguradong mahal na mahal mo. Siguradong mahal na mahal mo ang iyong asawa. Subalit masusugat ang pagmamahal na ito kapag tumatagal ang samahan. Kapag tumatagal ang samahan, mga pagsubok, nawawala ang ganda ng babae, maraming stretch mark sa kanyang katawan, nawawala ang kanyang ganda, o may mga pagsubok, may mga nalalamang kang kapintasan, o hindi maganda, o side, negative side sa iyong asawa, kapag walang habag, kapag walang awa, maaaring maisip mo, hiwalayan ko itong babaeng ito, ang mag-asawa ulit. Maghanap ulit ng iba. Kung walang awa, habag sa ating mga babae. May isang lalaki, isang kwento, sinasabi niya sa isang ship, isang guro niya, isang binata na nagtanong sa siya, "Ya Sheikh, bakit ganun? Sabi niyo ang pag-asawa, mashallah, nakakamtan ang kapanatagan, katiwasayang kapayapaan, kaligayahan, lahat
ng magaganda. Pero Sheikh, subhanallah, pagkaraan, bakit ako, pagkaraan ng ilang buwan, ilang taon, kaparusahan, adab. Subhanallah, hindi maganda ang aking nararamdaman o nakikita ang aking kalagayan. Sabi ng isang sheikh, o iho, ganyan ang mga babae, kailangan ng sabr, tiisin, at walang perpektong tao. Kung ikaw na lalaki, hindi mo alam, mayroon kang mga katangian na pinagtitiisan lang ng iyong asawa na hindi mo namamadayan. Pero hindi sila nagre-reklamo, nagsasabor sila sa iyong kalagayan. Ganun ka rin dapat na tiisin mo, magsabor sa kanilang kalagayan. Walang perpekto. At iyang kalagayan ng iyong asawa, kahit ganyan na minsan mahirap ispilingin ang kanilang kalagayan, eh dahil emosyon ang pinapairal, pinalitan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng habag na sobra-sobrang awa at habag at pagmamahal sa iyo at sa iyong mga anak. At sobra-sobrang pagsisirbisyo sa iyo at sa iyong mga anak. Pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit kulang yung pag-iisip nila, hindi katulad ng pag-iisip ng mga lalaki, dahil emosyon sa kanila, pinalitan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng higit-higit na pagmamahal, habang pagsisirbisyo sa iyo at lalo na sa iyong mga anak. Kaya magpasalamat at unawain ang kalagayan ng mga lalaki, ng mga babae.